Ayun guys, ang gagawin natin naman, ilalagay natin yung exhaust pan sa kisame. So yung binili nating exhaust pan, ito, so, size 10 ito, 10 inches. Ito, ibubutas natin sa kisame ito, papunta sa abilang kwarto. Yung sukat niya bago natin suputasan. So ito yung sukat niya, nasa 9¼. Tara, butasan na natin dito. Meron tayong abang na live wire dito para sa ating exhaust pan. Tapos, doon yung switch niya. So, papunta dito. Tatanggalin natin. Yan natin ipapa. Gagamit na lang tayo ng cutter para hindi masyadong mahalikabok kung gagamit tayo ng grinder. Tapos na natin siya nang walang halikabok. So ngayon, try natin kung kasya siya o masikip. So, itatap na natin siya.
tatap na natin siya sa taas para magamit na natin siya. Para malipat natin yung post niya doon sa kabilang kwarto. Tapos na yung ating access pan dito sa kabilang room. So, magbubutas naman tayo doon sa kabila para makatak natin yung post natin. Ito. Nandito tayo sa kabilang room. So, ito naman yung bubutasan natin para makatak natin yung ating flexible tube. So, ito guys. Meron tayong lumang access pan. So, tinanggal ko na yung motor niya. Dito natin ipoconnect yung ating flexible tube. Para dito lalabas yung lamig. Yan. Para lumipat dito sa kabilang kwarto. So, yan. Tanggal na yung motor niya. So, ito yung lalagay natin para dito lalabas yung lamig. So, yung ginawa ko, nilagyan ko muna ng mga silicone yung mga butas para walang ibang labasan yung hangin. So, yan. Dito natin i-connect yung flexible tube. Siyempre, bago yan, kuhanin muna natin yung sukat nito para mabutas natin sa architects. Guys, papakita ko sa inyo yung yan bago natin siya i-fix. So yun yung flexible tube, nilabas natin siya dito. So dito lalabas yung ating hangin or yung lamig ng aircon. So ayan, i-fix na natin siya. So ito guys, meron tayong apat na wire dito. So yung dalawang green, yan yung line 1 tsaka line 2 natin. So ito yung papuntang exhaust pan. So ito extra lang to para sa isang switch din to guys. So in case na maglalagay pa tayo ng exhaust pan, papunta doon sa kabilang kwarto. So iaabang lang natin. So meron din ako dito. So yung sa taas, yung outlet natin. So dito maglalagay tayo ng dalawang switch. So yung dito, yan yung ating exhaust pan. So tapos yung baba, either na exhaust pan din or ilaw na lang yung lalagay natin.
So, ayan. So, dito muna yung line 1 tsaka line 2. So, nilalagay muna natin itong kulay red. So, ayan guys. Hindi ko na pinatay yung breaker. Andar na yung ating exhaust pan. So, try natin din to kung may power siya. Subukan natin to kung may power. Power, may ilaw siya guys. So, isasarado na natin ito. Maandar siya guys. Tignan natin kung may lumalabas na hangin dito. So, ayun, meron. Bibili na lang natin yung aircon. So, iramin muna natin yung sa pinsan ko at susubukan natin dito kung lalamig yung dalawang kwarto. So, yung bibili natin ay 0.6 lang siguro kung kakayanin niya. So, kung hindi, kukuha tayo ng 1 horsepower. So, yan. No? Tapos na natin yung mga exhaust pan. Yung susunod, sasara na natin yung mga butas na yan. Sarako na natin ang ating switch. So yun guys, sana nagustuhan niyo itong vlog na to at may, sana meron din kayong natutunan. So maraming salamat. Hanggang sa muling vlog naman guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like and share and comment. So, maraming salamat guys.